Eh, paano tayo bibigyan ng anak ni Santa Clara? Eh, ang lungkot ng mukha mo. Dapat ganito, oh. Liit-liit, biyahe ng biyahe. Yan. Parang naiinitan na. Oh, dapat pala may pamunas tayo. Pawis na pawis na ito. Oo, mainit dito kasi. Ilang buwan na po siya? Isang taon pa lang sa Disyembre. Pero ang likot-likot na nito. Huwag ka na maingit. Pagdating na natin sa probinsya, wala tayo bang gagawin doon, kundi maghani mo ng maghani. Uy, ka nga maingay. Puro ka talaga kalokohan. Dami kayong tao. O, paano tayo magka-baby ko? Ang dami tao. Ayan, basta ako, yun ang plano ko. O, mga batag-batag dyan, naalis na. Batag-batag. Okay, tayo na. Tayo na. Halika na. Tayo. Okay na? Batag-batag. Batag-batag-batag-batag, alis na, alis na. Tabi-tabi po. Hindi ka na naawa sa akin! Huwag ka na magkailan! Wala kita sa inyo! Naglalandiya ka yung babae yun! Susan, pwede ba tigilan mo na ako? Wala akong pakialam kahit buntis ka. Tatamaan ka sa akin! Animal ka? Lumayas ka dito! Lumayas ka dito! Ayaw! Ayaw! Andong! Susan! Ano na naman ba yan? Magsama kayong mag-ina! Peste! Mga peste ka sa buhay ko! Ayaw sa akin dito! Oh, ayan. Anong sabi ko sa'yo? Magpapabuntis ka rin lang dun pa sa walang kwentang lalaking yun. Ay, tama na! Tigilan niyo na kasi si Emon sa akin! Yan. Yan. Kaya nagkakaganyan ang buhay mo. Ayaw mo makinig sa akin. Iyak-iyak ka dyan. Salamat po. Ricardo! Excelia. Pasensya na po, hindi na kami nakapagpa-abiso. Siya nga po pala, asawa ko si Marisa. Marisa siya yung kinikwento kong tiyahin ko, na kapatid ng itay. Talaga bang dito na kayo maninirahan sa probinsya? Mahirap na ng buhay sa Maynila ngayon. Ano na nga yung sinabi mo sa akin bago ka umalis dito? Sabi mo, pagbalik mo, mayaman ka na. Eh, doon ko naman nung nakilala ang asawa ko. Parang akong tumama sa loto, oh. Tumama sa loto? Eh, ilang taon na kayong kasal niyan? Hindi ka pa mabigyan ng anak. Buti pa yung kasintahan mo dyan sa poblasyon. Si Linda, ayun. Isang dosena na yata anak nun. Eh, hindi pa siguro namin panahon ni Marisa. Dapat kasi, bago ka nagpakasal, pumili ka ng maigi. Alin, nung panahon namin, ang tingin sa babaeng hindi magkaanak, eh sinumpa. Ano, Celia, tama na ho. Pwede na ba akong mauna? Ano, Celia, sa susunod ho, huwag niyo na ipinagdidiinan na wala kaming anak ni Marisa. Dahil kung hindi niya naman ako mabigyan ng anak, hindi ko naman sa kanya isinisisi yun eh. Mainit yata dugo niyo kay Marisa. Paano? Dati-rate, nagpapadala ng sustento sa atin si Cardo. Kaya lang mula nung magpakasal, nandiyan sa Marisang yan.
Ayun, nakalimutan na tayo. Huwag siyang arte-arte dito, talaga makakarinig sa sarap. Pansinin si Nana Celia. Alam mo kasi, noon pa, talagang istrikta na yan eh. Tsaka mataray. Nung mamatay ang inay, dito lang siya pinatira ng tatay. Kaya talagang halos siya na nagpalaki sa akin. Tatanggap ka rin nun. Paano kung totoong sinasabi niya? Paano kung talagang hindi kita mabibigyan ng anak? Problema ba yun? Eh di, dadaling kita sa bukid, ililigaw kita, tapos hahanap ako ng asawa na may isang dosena ng anak. Para instant. Ito naman, nagbibiro pa. Seryoso ko eh. Lang ang nag-iisa kong puso para sabihin sa'yo kung gano'ng kita kamahal. Ah, alam mo, ikaw ang buhay ko. Ang totoo niyan, ako nga natatakot eh. Baka isang umaga, gumising ka na lang, sabihin mo sa'kin, hindi mo na ako mahal. Hindi mangyayari yun. Ikaw lang ang nag-iisang lalaking mamahalin ko. Ginagawa mo? Hindi naman. Ito talaga ginagawa namin ng tatay ko noon eh. Eh baka sakaling swertihin, makabenta at makaibon. Tapos bigla tayo magka-baby. Gawin mo? Eh, meron kasi akong mga kaibigan dito eh. Para sa mga duwende dito sa punso. Duwende? Oo nga pala, laking Maynila ka nga pala. Alam ko naman ang mga tungkol sa duwende. Naniniwala ka? Mga kaibigan namin sila dito, Marisa. Alam mo, nung bata ako, naglalagay ako ng gatas dyan, sa lalagyan na yan. Pag gising ko kinabukasan, ubos na yan. Mamaya pong salang yun, ano ka ba? Halika na nga. Doon mo ako pagtawanan sa kwarto, halika. Kaya kwento ang kita ng tungkol sa mga duwende. Wala naman eh. Wala naman duwende. Nero. Pusa lang yun. Hindi, basta. Para man duwende. Ang bait talaga ni Cardo! Mabuti na lang, nagbalik siya! Sa wakas, makakatikim na tayo muli ng gatas! Ano bang nangyayari dyan? Ha? Ah, ba't ba kayo nagkakagulo?
Si Cardo, Nuno Humberto, bumalik siya. Nag-alay ulit siya ng gatas. Di magaling. Mabuti't may maialay na tayo sa Haring Calixto at Reyna Abiana. Naku, Wendo, mahal ko. Huwag ka mapapatalo, ha? Kamihan mo. Papalusog ko yan. Masa, tingnan mo itong ginawa ko, ha? Oh. Ha? Juliano, kahit malayo ka. Ganda nga! Naku, ganda pala ka, nahulog sa mangkok. Kokak! Tagin pala nga! Baumanhin, mahal! Baumanhin! Teka lang. Ibalik ang aking pogi asawa. Wala! Pampira ka naman, Juliano! Bakit ko naman ako tinulak? Pasensya ka na, kasama! Hindi ko naman sinasadya eh! Sinadya mo! Uy, hindi ah! Sama talaga ang gali mo eh! Tama naman, no? Tama na, kasama! Para naman kasi tayo mauubusan eh. Magdahan-dahan lang tayo. Ah, bilis-bilisan nyo na, ha? At ako'y inaantok na. Asya, ako'y lalakad na. Opo! Hoy! Tiran nyo naman kami! Kami naman dyan! Matagal na kami naniniwala sa mga duwende rito. Nung bata ako, matalas ako may nararamdaman. Hahaha! Yeah! Kumisa nga, nawawalan pa ako ng gamit eh. Tsaka minsan, pagtanghali, alam mo, minarinig ako mga mahinang-mahinang mga tugtog ng musika. Sabi pa nga ng nanay ko nung bata ako eh. Ang duwende raw at saka ang tao, magkadugtong daw ang puso. Kapag itinuring mo silang mga kaibigan, ituturing ka rin ng kaibigan. Malay mo, tulungan nila tayo sa mga problema natin. Parang ayoko na mangiasa yung swerte natin sa mga nilalang na hindi naman talaga natin alam kung totoo o hindi. Mga mahal na kasama, kailangan ngayon ipagpatuloy natin ang kasiyahan dahil sa wakas. Sobra na naman sa inong sinuno. Ah, dahil sa wakas, magkakaroon na ng tagapagmana ng kanilang trono ang ating mahal na Haring Calixto at Reyna Abiana! Ginawa mo yan? Para sa magiging anak natin. Malapit nang mabuo ang pamilya natin. Salamat. Nak, lumabas ka na dyan. Bilisan mo, ha? Paglabas mo, tuturuan kitang kumanta. Tuturuan kita sumayaw. Calixto, huwag mo namang apurahin ang paglabas ng anak natin. Paano mo naman matuturuan sumayaw ang isang sanggol, Aber? Oo nga. E di, ikaw na lang ang isasayaw ko. Pwede ka pa ba? Subukan ko. Subukan natin kung kaya mo. Naku! Tignan natin. At Haring Calixto! May gustong ialay ang inyong nasasakupan, mahal na hari at reyna. Maraming salamat sa inyo lahat, mga mahal namin kasama. Hey! Bakit sa mga salagubang! Salagubang!
Nagbalik ka, mahal ko. Ano bang nangyayari? Sino ba ang dumating? Si Romera, Nuno Umberto. Nagbalik na ang kaisa-isang kamag-anak ng mahal na hari. Ipagpaumanhin mo, mahal kong Calixto. Narinig ko magandang balita na magkakaanak na kayo ng mahal na Reyna. Kaya ako nagbalik dito sa atin matapos ng aking paglalagalag upang muling maging tagapagpayo ng mahal na hari, ng mahal na Reyna at ng kanilang magiging mahal na prinsesa. Pagbabalik. Maligayang pagbabalik, Romera. Ano, naniwala ka? Bakit nanggugulat ka? Ano, naniwala ka na ba? Ubus ang gatas. Oo, pero mali mo naman, may asong ligaw, pusang ligaw, o mamaya yung mga manok. Ininom yung gatas. Ano, hindi ka pa rin naniniwala. Sabihin na natin may duwende. Sabihin na natin na kaibigan ka nila. Kaibigan mo sila. O, ba di sila magpakita sa'yo? Ba di kayo mag-inuman ng gatas? Tapos magkwentuhan kayo tungkol sa buhay. Niloloko mo na ako, ha? Ikaw kaya yung niloloko. Sige na nga. Aalis na ako. Pupunta muna akong bayan at ihalo ko yung mga lilo ko, ha? Swerte. Marami ka sigurong nakita sa labas, mahal ko. At nakahalubilo mo iba't ibang nilalang. Oo. Marami akong nakita. Lalong lumakas ang aking kapangyarihan. Pero meron akong isang bagay na napagtanto sa aking paglalakbay. Aanin ko naman ang kapangyarihan kung wala akong posisyon. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba nakikita, Julian? Ikaw. Ako. Lahat tayo sunod-sunuran lang sa hari at reyna. Pero, kung ikaw ang uupo sa trono, lahat ng duwende sa kaharian, sa'yo magiging sunod-sunuran. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo kung bakit ako bumalik. Gusto kong kunin ang trono ni Abiana. Gusto kong maging reyna ng kaharian. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Kaya ako sinasabi sa'yo to. Dahil siyempre kasama ka sa mga plano ko. Mahal mo ko, diba? Gagawin kong lahat para sa'yo, Romera. Lahat! Pwes, pakasalan mo ko. Bigyan mo ko ng anak. Kapag buo na tayo, ikaw na ang uupong hari. At akong uupong reyna, kasama ng ating magiging prinsesa. Pero paano natin mapapatalsik sa trono? Sina Calixto at Abiana. Sige pa ho. Sige pa ho, mahal na reyna. Kaya mo yan. Sige, ire. Ire pa. Ire pa ho. Binasbasa na ng kapalaran ang inyong pagsasama ni Abiana. At magkakaroon na kayo ng tagapagmana ng trono at ng tagapagpatuloy ng inyong lahi. Immortal lang maituturing sina Calixto at Abiana, kaya hindi natin sila basta-basta mapapatay. Pero, meron tayong patakaran dito sa kaharian na mapapaalis natin sa trono ang hari at reyna kung wala silang anak. Paano mangyayari yun? Kasalukuyan nanganganak ang mahal na reyna sa palasyo. Pero mahina pa ang sanggol na yun.
Kaya kailangan na natin kumilos. Dahil ngayon lang ang ating pagkakataon. Papatayin mo ang bata. At pag wala na ang batang yan, hindi na maaari pang magbuntis si Aviana. Dahil itinakda na ang mga babae sa ating kaharian, isang beses lamang magkakaroon ng anak. Unti-unti mong binubuksan ang isipan ko, Romera. Sabihin mo sa akin ngayon, kung anong una natin gagawin. Sisirain natin ang buong kaharian. Susan! Nahanap mo raw ako. Eh, oho. Itatanong ko lang po sana kung nandun pa sa inyo si Andong. Ay, kaaalis lang. Dala mga gamit niya. Pupunta raw Maynila. Sige po. Salamat po. O, sige, mauna na ako. Susan? Okay ka ba? Isa siyang napakagandang prinsesa. Mahal na, Reyna. Aviana. Mahal na, Hari. Prinsesa mo. Prinsesa, mahal na. Aviana. Ano mo? Tatawagin natin siyang Dwarfina. Sinunog ang punso!
Mabuti bang umalis na kayo. Baka matagunan ng palasyo. Sige na, ilaytas mo anak natin. Ayoko, ayoko kayong iwan. Sige na. Abiana, tama si Kalikto. Kailangan mailigtas kayo ng anak mo. Sige na. Halika na. Sige na. Umalis na kayo. Dali na. Dahil buhay mo ay hindi mahalaga. Ikaw ay naturingang sanggol na isang mortal na kayang bawian buhay. Kalixto, ano bang nangyayari? Sino ba may kagagawa nito? Ay, hindi ko alam. Siya, Biana. Abiana! Abiana! Ano nangyari? Abiana! Hindi ko alam kung ano nangyari! Buhayin mo anak natin! Hindi siya pwedeng mamatay! Wala nang prinsesa. Wala naman ho talaga akong kasalanan eh. At sino? Hindi ka ba naman kasi tatanga-tanga eh? Paano kung magalit yung mga duwending nakatira dyan sa labas at binalikan tayo? Buti kung ikaw lang ang mapapahamak. Nakabenta ka ba? Wala eh. Wala may gustong kumuha ng lilo ko eh. Yeah. Oh! Ano yan? Na paano ka? Yung asawa mo, sinira yung punso dyan sa labas. Ano? Juliano,
Totoo bang nakita mo ang may kasalanan nito? Opo. Kitang-kita ko po. Yung babaeng kasamang umuwi ni Cardo, yun po ang may gawa nito. Para maniwala kayo sa akin, gamitin niyo po yung kapangyarihan ninyo. Patawarin mo ako. Hindi ko nairigtas ang anak natin. Wala kang kasalanan, mahal ko. Magbabayad ang totoong may kasalanan. Anong gagawin mo, Abiana? Marisa? 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 Marisa, gumising ka! Ano nangyayari sa'yo? Roselia? Roselia? Pagbabayaran mong ginawa mo sa anak ko. Pagbabayaran mong ginawa mo sa anak ko. Buhay niya sa buhay mo. Hindi ka na dapat magising pa. Sabi ko na nga ba? Ito na siguro yung galit ng mga duwende dahil nasira ni Marisa yung punso dyan sa labas. Kailangan mo mag-alay sa kanila. Kailangan mo humingi ng tawad. Kayo may kagagawa ng sakit ng asawa ko. Sana ko kunin ng asawa ko. Hinihiling ko sa inyo, huwag muna nating ipaalam sa kanila ang pagkamatay ng anak natin. Walang lihim na hindi nabubunyag. Yung isang misis ko? Ano ito? Sinumpa ng duwende! Nilayo mo yan sa akin! May ibinigay sa inyo ang mga duwende na kailangang ibalik ninyo ito at ialay sa kanila. Hindi na tayo pwede maglihim pa, Biana. Huwag kang mag-alala, Calixto. Gagawin natin kung anong dapat nating gawin.